anim na insidente ng pagtanggi o hindi pag-asikaso di mano ng mga ospital sa mga pasyenteng kalaunan namatay. Sa gitna yan ng babala ng Pangulo mismo na sasampahan ng reklamo ang mga ospital na gagawa niyan. Pinaiimbestigahan na rin sa Senado ang pagdami ng mga ganitong insidente. Pero sa kabila ng lahat ng yan, patuloy pa rin itong nangyayari. Ang pinakahuling biktima, isang ginang na kahit hirap nang huminga, ni hindi man lang daw binigyan ng oksigen ng ospital. Nakatutok si Dano Tincunco. Hindi ko na kaya. Hindi ko mapahiramin yung alamunan ng oksigen. Oksigen lang naman, te! Kuha ito sa labas ng emergency area ng Taytay Emergency Hospital nitong Sabado. Ang babaeng nakaupo sa ambulansya, ang 54 na taong gulang na si Josefina Rosento. Isinugod siya ng mga anak nang mahirapang huminga ilang minuto lang matapos uminom ng painkiller para sa iniindang mayoma. Oxygen lang naman, te! Aalis din po kami agad! Sa isang punto, nagmamakaawa pa si Aling Josefina. Parang awa niyo na! Parang awa niyo na! Namamatay na ako! Unang beses daw uminom ng painkiller ang ina nang makadama ng side effects. Minutes lang. Siguro hindi pa abot ng 5 minutes. Nagkakaroon na siya ng chills, nanginginig na siya. Pagdating daw sa Taytay Emergency Hospital, sila pa raw ang kumuha ng stretcher at nagbuhat sa pasyente. Naging mailap daw sa kanila ang talagang kailangan ni Aling Josefina na oxygen. Nung dinala na namin siya sa Taytay Emergency, tinatanggihan siya kasi ang sabi sa amin doon, kailangan daw sa mas malaking ospital siya dalhin. Tapos ang inihingi lang naman namin doon, kahit sana first aid or yung oxygen para at least matulungan yung paghinga niya. Pero hindi kami in-assist. Parang diring-diri pa sa amin. Halos hindi kami lapitan. Kahit anong sabihin ko sa kanila during that time, yung mga nurse nasa gilid lang sila, sinasabi lang nadaling sa ospital, yung malaking ospital. Kinahapunan nadala ang ina sa Angono General Hospital. Dito nabigyan sila ng tulong medikal at umakyat ang oxygen level ng ina. Kinabukasan may bumisita raw sa kanila. Akala talaga namin tutulungan eh. Tutulungan yung mother niya na gamutin. Yung pala, pinapatanggal lang yung post against dun sa Taytay Emergency. Na pinapaliwanag nila na hindi kasi nila kayang gamutin yung ganong case. First aid lang sana yung hinihingi namin pero hindi nila naibigay. Noong Lunes, inilipat sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City si Aling Josefina. Sabi ni na Mayra, umaga raw noong Lunes, bumalik sa normal ang oxygen level ng ina. Pero alas 5 ng hapon, pumanaw din. Ayon kay Taytay Municipal Health Officer at Taytay Emergency Hospital Director Dr. Jeffrey Rojas, iniimbestigahan na raw nila ang insidente. Pero nilinaw niya ang ilang bagay. Hindi raw kumpleto ang video. Hindi raw nahagip ang pagtingin ng doktor at pagkuha ng vital signs kay Aling Josefina. Sa paunang imbestigasyon, hindi rin daw tinanggihan ng ospital ang pasyente. Inirekomenda raw na dalhin ito sa isang tertiary hospital. Hindi lang naman umano oxygen lang ang kailangan ng pasyente. Ang ospital namin, ang category po ng ospital namin ay infirmary lamang. 10-bed capacity lang po kami. Hindi po kami authorized to handle cases na medyo komplikado kasi mas lalo pong malalagay yung mga pasyente sa alanganin. Base po kasi dun sa assessment ng mga healthcare worker na naka-duty ng oras na yon at ng araw na yon, hindi lang po oxygen yung kailangan. Kailangan po ng further assessment, further intervention. Hindi lang po oxygen. Paglilinaw din ni Dr. Rojas, hindi rin daw totoong pinagkaita ng oxygen ang pasyente. Ang ipapagamit na po dapat namin ay yung ambulansya ng ospital kasi po yung ambulansya namin ay may oxygen din. And at the same time, itatakbo namin siya sa mas malaking ospital para mabigyan siya ng definitive management. Kasi kung ang hinihingi lang po ng pasyente ay oxygen, tapos ililipat namin sa ospital, kaya po namin gawin yon sa pamamagitan ng ambulansya, tapos may oxygen din po kami. Kaya lang, umalis po kaagad ang pasyente kasama po yung bantay. Iginiit din ni Dr. Rojas na kung meron man daw pumunta sa bahay ni na Aling Josefina, hindi yon empleyado ng ospital. Dano Tincunco, Nakatutok, 24 Oras. At abangan,